Guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. At welcome ulit sa aking YouTube channel. So, andito ulit tayo guys. Dahil meron lang akong konting i-share sa inyo. At sana ay ito ay makakatulong sa inyo, lalo sa mga sa nagsisimula pa lang. So hindi ko napatagalin guys. So ang topic na rin ngayon guys ay tungkol pa rin ito sa ating electric pan rewinding. Okay, sa pan rewinding guys ay maraming method o paraan sa pagre-rewind, hindi lang isang method. So sa videong ito ay mayroon akong tatlong method sa pagre-rewind, no? Isi-share ko sa inyo. So mayroon na tayong isang method na naituro ko doon sa una kong video nung nakaraan, pero may ilan na nalilito doon sa ating starting windings dahil mayroon itong tatlong group na magkakapatong. So doon kasi kinukuha yung ating speed sa ating electric fan sa 1 speed, 2 speed at pangatlong speed. Gaya ko na isipan gumawa ulit ng video tungkol dito sa ating pagre-rewind ng ating fan motor. Kung sakaling baka sakaling itong method na ito ay mas mabilis nilang maunawaan, no? So nung unang video natin guys ay mayroong magkakapatong na tatlong group of coil, yung first coil, second coil at third coil. So dito guys, so na ipakita ko sa inyo ay isang group na lang guys. So kunyari sa running natin ay isang group at meron siyang apat na pole, at ganoon din sa ating starting. So hindi na natin kailangan na tatlong patong dahil katulad ng ating running coil ay isang coil na lang pagdating dito sa ating starting windings. Okay, so ayan guys, so ito na yung ating diagram. Mapapansin dito ay wala na siyang patong sa ating starting windings. Okay, so ito yung kanyang running coil, ito yung kanyang first pole, second pole, third pole at fourth pole, din yung kanyang starting coil ay ito naman yung kanyang first pole, second pole, third pole at fourth pole, So katulad rin ito sa ating unang video na ang posisyon ng kanyang coil ay yung unang pole ay naka clockwise at pangalawa ay naka counterclockwise, pangatlo ay naka clockwise at ang pang-apat ay naka counterclockwise, no? Ganon din dito sa ating first pole sa kanyang starting.
Ang una ay naka clockwise, pangalawa ay naka counterclockwise, pangatlo ay naka clockwise, at ang pangapat ay naka counterclockwise. At siyempre, ito yung ating beginning, kung saan nandito yung ating first pole. At ganoon din sa ating starting, ito naman yung kanyang beginning. Din dito sa ating pang-apat na pole, dito sa kanyang running, ay ito naman yung kanyang ending. At ganoon din sa ating starting windings, ito naman ang kanyang ending, no? So makikita rito guys, ang beginning ng ating running coil at ending ng ating starting coil ay makikita rito ay ating pinagsama sa isang connection. So ito yung ating speed number 3, no? Then ito naman yung kanyang speed number 2 at speed number 1, no? Instead na tatlong patong tayo guys, so dito ay hindi na, balik kukuha na lang tayo ng connection sa beginning ng pang-apat na pole at beginning ng pangatlong pole. So ang kadalasan ginagamit ko rito guys ay number 34 or 35. Okay lang naman yun guys, may tolerance naman yung ating motor, kahit sumubra or kumulang, wag lang masyado. At basta magkasya lang din sa butas, no? So 800 turns bawat pull guys sa ating running coil. Din pagdating sa ating starting coil ay kahit magbawas lang kayo guys, kahit gawin mong 750 turns bawat pull, nasa inyo na rin yan guys. Kung gusto niya ipareha sa ating running coil, wala naman pong problema yun. Nangyari 800 turns sa ating running coil bawat pull, ay pwede mo rin siyang gawing 800 turns sa ating starting coil bawat pull. Pag insert naman ng ating coils guys, example, ito yung ating running coil, no? Nabuo na natin yung apat na pole. Ito yung kanyang beginning. So ito yung kanyang first pole, second pole, third pole at fourth pole. So ito naman yung kanyang ending guys, dito sa ating pang-apat na pole, no? Ngayon ang tanong ng mga mangilan-ngilan, kung saan naman mag-start ng unang pole para dun sa ating starting winding, no? So dito guys, make sure natin guys na di tayo magkamali, dahil kung magkamali tayo, pwede itong baliktad ang kanyang ikot, okay? Diba ito yung kanyang first pole, din ito naman yung kanyang second pole. So dito sa pagitan nila guys, ay dito tayo maglagay ng unang pole doon sa ating starting windings, no? At katulad sa ating running coil, ang unang pole ay naka clockwise, ay ganun din dito sa ating starting windings guys, ay naka clockwise.
At pagdating naman ng ating second pole, guys, ay dito naman siya ilalagay sa pagitan ng ating number second pole ng ating running coil at third pole ng ating running coil. Sa pangatlong pole naman, guys, sa ating starting coil ay ilalagay natin sa pagitan ng pangatlong pole at pang-apat na pole sa ating running coil. Ang pang-apat na pole sa ating starting coil ay ilalagay natin sa pagitan ng fourth pole at first pole ng ating running coil. Okay? So guys, tulad ng sinabi ko kanina, na mayroon tayo tatlong method sa pag-rewind. So ito yung ating pangalawa, dahil yung unang method natin ay yun po yung tatlong magkakapatong sa kanyang starting coil, kung saan doon po natin kinukuha yung kanyang speed, no? So ngayon, guys, ito yung ating pangalawang method, no? So meron pa tayong isang method. So ito na yung ating pangatlong method, guys, no? So kung mapapansin nyo, guys, ay parang halos parehas lang sa ating unang video, na meron din siyang tatlong magkakapatong sa ating starting coil, kung saan ay dito natin kinukuha yung kanyang speed. So ito yung kanyang schematic diagram, guys, no? So ito naman yung kanyang pictorial diagram, no? Tulad ng ating pangalawang method, ito yung kanyang first pole, second pole, third pole at fourth pole. Ayan po yung kanyang running. Dito naman sa kanyang starting coil, so ito naman yung kanyang first pole, second pole, third pole at fourth pole. So dito sa side na ito, guys, ay ito yung kanilang mga beginning. So ito yung beginning ng ating running, at ito naman ang beginning ng ating starting. Mapapansin dito, guys, ay mayroon itong tatlong coil na beginning. Ito yung 100 turns times 4 pole, 150 turns times 4 pole at 550 turns times 4 pole. So ito po, guys, ay magkakapatong tulad nito, guys. Ayan. So mayroon siyang tatlong wire. So ito yung kanilang beginning. So ito yung 100 turns bawat pole, at ito na yung 150 turns bawat pole, at ito yung 550 turns bawat pole. So ito, guys, ay step by step ang pag-rewind, no? For example, unahin mo yung ating 100 turns. So umpisa po tayo dito sa unang pole, guys, no? So kunyari ito, kailangan mo munang i-turns yung kanyang 100 sa first pole. Then pagkatapos, isusunod yung ating second pole at third pole, at huli ay ang
pang-apat na pole, no? Pagkatapos ay isusunod mo naman yung 150 turns. So ganun pa rin guys, ito turns mo muna yung ating first pole ng 150 turns, at isusunod yung kanyang second pole at 150 turns, at pangatlo ay ganun pa rin, 150 turns, at ang huli ay ang pang-apat na pole at 150 turns. So ang pang-tatlo guys ay ito yung 550 turns bawat pole. So ganun pa rin guys ang kanyang proseso, 550 sa unang pole, 550 sa second pole, 550 sa pangatlong pole, at 550 sa pang-apat na pole. So ito guys ay may pagkakaiba ito sa ating unang video, dahil ang beginning ng running coil at ending ng 100 ay sila po ang magka-connection, no? At yan po ang kanyang speed number 3. At speed number 2 naman guys, ang beginning ng ating 100 ay ikinabit natin sa ending ng ating sa 150. Din ng huli, ang number 1 ang beginning ng 150 turns, at ang ending ng 550 turns ay pagsasamahin din natin. So ang natira na lang guys ay ang beginning ng 150. So ito na po yung ating starting, ito po yung papuntang starting capacitor. So ito yung kanyang pictorial diagram guys, no? So ito yung kanyang running coil, at ito yung kanyang first pole, second pole, third pole, at fourth pole, at ito naman yung kanyang starting guys. So ito yung kanyang first pole, second pole, third pole, at fourth pole. Ganun pa rin guys ang pag insert ng ating starting coil, ay ilalagay natin ang ating unang pole sa pagitan ng first pole at second pole. Susunod ang ating second pole, so ilalagay natin sa pagitan ng second pole at third pole ng ating running coil. At ang pangatlo ay ipapasok natin sa pagitan ng third pole at fourth pole ng ating running coil. Panghuli ay ang pang-apat na pole sa ating starting windings. So ito naman ay ipapasok sa pagitan ng fourth pole at first pole. At hanggang dito na lang muna guys, at see you next vlog. Maraming salamat sa inyo, at God bless you all.